Hi guys! Welcome and welcome back to my channel. Yes, and today's video, sasagot tayo again ng mga katanungan po ng ating mga subscribers at saka yung mga nagbabalak pumunta ng Hong Kong. Sumalay nyo yung mga gusto mong mag-apply papuntang Hong Kong or saan mang bansa. Baka ang tanong nila ay tanong mo rin. So without further ado, let's jump into the video. Ang unang tanong, unfinished contract po ako sa Saudi before, 6 years ago. Pwede po ba ako mag-apply sa HK? Thank you po. Yes, pwedeng-pwede po kayong mag-apply kung unfinished or saan bansa man kayo galing. Pwede po kayong pumunta ng Hong Kong. So ang advice ko dyan, huwag nyo nalang isulat sa inyong resume or sa inyong biodata na unfinished contract kayo sa ibang bansa. Okay? Sabihin nyo na lang na, kumbaga yung mga white lies na sabihin nyo na lang na finished contract kayo or halimbawa man sabihin nyo na unfinished contract kayo doon, sabihin nyo na lang na umuwi kayo kasi nga merong emergency sa inyong pamilya. Okay po? So, pwedeng-pwede po kayong mag-apply papuntang Hong Kong. Next question. Hello ma'am, pa-help nga po. First timer po ako at nasa 40 years na po ako. Baka meron po kayong kilala na agency na pwede pong pag-applyan. So sa mga nagbabalak na pumunta ng Hong Kong at nasa early 40s na po kayo, 40 to 45 years old, para po yan sa mga ex-abroad. Ngayon, sa mga first-timer, hindi ko alam, I will update soon kung ano ba, tatanggap ba sila ng up to 45 years old sa mga first-timer. So, abangan nyo yan kasi meron po tayong agency na direct po sa Hong Kong. So, abangan po natin yan sa mga susunod po na ating vlog. Okay, so next question. Pag may birthmarks po ba, okay lang po ba sa kanila? Okay, sa mga may birthmarks, yon. So, ito kasi ito siguro yung mga may ano sa mukha. Kadalasan kasi yung mga birthmarks, 'di ba, nasa mukha. So ngayon, huwag kayong mag-alala kasi nga marami namang employer. Pero ang ano ko diyan, parang pinafafungsuy muna nila yung mga mukha natin, yung mga pictures natin kung tayo ba na mga papasok sa kanilang bahay as domestic helper, tayo ba ay magiging swerte sa kanilang pamilya. So, huwag kayong mag-alala kasi nga marami naman doon sa Hong Kong sa nakikita ko na may mga birthmarks na nakapunta naman, nakapagtrabaho sa Hong Kong. So, try your luck. Huwag kayong mag-ano na, kasi meron ako malaking nunal, baka hindi ako tanggapin. Okay? Huwag naman. Kasi, itry nyo lang yung luck nyo, ha? Okay po. So, next question. Kapag early release basis, 40 days before finish contract, bayaran ba tayo ni amo sa remaining days and months? Send din ba tayo ng letter sa immigration sis? Okay, sa mga early release, dapat po pasok po yon sa 42 days. Okay, bilangin nyo ha. Halimbawa, magtatapos ka ng March 24. So, kailangan mag-back ka ng count. So, from March 24, March 23, 22, so on and ganun, hanggang doon na, hanggang ano, February. Dapat pasok ka po sa 42 days kasi yun ang pasok sa early release. Kasi kung baba dyan sa early, sa 42 days, I mean, kung mag-ano pa dyan, magbaba, consider ka po na terminate. Okay po? So, dapat 42 days po ang inyong count. Pasok po sa early release. Tapos, hingi ka po sa employer mo ng early release letter. Kasi, hahanapin po yan ng immigration. Huwag na huwag nyo yung kalimutan yung early termination letter nyo. Kasi, yun yung hahanapin ng immigration at hahanapin yan ng panibago mong amo. Okay po? Huwag na huwag nyo yung kalimutan, ha? At yung sinasabi niyang babayaran, yes, babayaran po ikaw ni employer kung magkano, kung ilang months na lang ba ang remaining mo, yung days, babayaran po yan ni employer. At saka yung ano mo, yung ticket, at saka yung ano mo yung sa
vacation. Okay? So, much better na pumunta ka sa labor, doon ka magpa-count kasi sila ang may mas alam kung magkano ang ibibigay ni employer mo. Okay po? Kasi para meron kasi lang papel kasi na ibibigay ang labor, tapos yun yung ipapakita mo sa amo muna. Yun yung magiging makukuha mo sakaling ikaw ay bababa na sa kanilang bahay. Okay po? Next question. Pwede po ba mamili ng employer? Yes naman, pwedeng-pwede po kayong pumili ng employer. Halimbawa lang, so sa mga bago, sa mga first-timer ha, kasi nga pag nag-agency, nasa agency ka na, tapos sabihin ni agency, oh may employer ka na, ikaw. Halimbawa ako, Darling Luna, may employer ka, sa tuwang-tuwa ako. Ngayon, ipapadala yung JO. Ano ba yung JO? Yun yung job order. So makikita mo doon, halimbawa ilan ang anak ni employer, ilang months, ilang taon, may kasama ka ba sa bahay, may ano ka ba? May sarili ka bang kwarto, ano yung mga task, yun yung job order. Ngayon kung hindi mo gusto yung job order na binigay sa'yo, pwede mo pong i-reject yun. Okay, kung ayaw mo doon kasi halimbawa sabihin may kambal na siya, meron pa siyang 5 years old, meron pa siyang 7 years old, oh my God. Okay, so pwede-pwede po kayong mamili, pwede-pwede po kayong mag-reject ng GO. Ngayon, kung magre-reject ka ng GO, syempre matatagalan ka na naman na maghintay ka na naman ng panibagong employer or panibagong GO kasi nga ire-reject mo yun kasi ayaw mo yun. Syempre, sa loob-loob mo, hindi mo kaya or hindi mo siya feel na magiging amo mo. So, pwede po yun. Mahirap naman na ayaw mo tapos parang igagrab mo na lang kasi gustong-gusto mong umalis. Pero ang ending kasi noon, kung tatanggapin mo yon tapos pagdating mo naman sa Hong Kong, mahihirapan ka hayon, isang buwan pa, uuwi ka na. So, yun, wag na wag kang tatanggap ng JO, tatanggap ng pipirma ng JO mo kung hindi bukal sa iyong kalooban. Okay po? So, next question. Hi po, ask lang po kung may alam po kayong agency going to HK na stay out. Stay out sana. Thanks. Dito po sa tanong niya kung meron daw agency na may stay out. So, ang stay out po sa Hong Kong is illegal. Okay? Illegal po yan ha kasi nga mahirap doon pag stay out kasi kung merong magre-report sa inyo tapos stay out ka, baka ikaw maano ka pa, mapauwi ka pa at saka si amo makabayad sa'yo or the worst, marami pang problema ang mga first timer po doon, wala pong stay out. Okay, kadalasan po doon sa mga stay out is illegal po yon. Halimbawa meron doon kasi na mga employer na maliit lang ang bahay tapos walang kwarto si katulong, yun yung inaallow nila na ipapahanap si katulong ng tirahan niya sa labas, pero ano po yun ha? Illegal po yun. Bawal na bawal po yun. Okay? So, wala pong, kung panibagong ano ka, first timer ka, tapos maghahanap ka ng employer, gusto mong stay out, wala po yun. Stay in po lahat. Okay? So, next question. Hello po. What if po kung mag on the spot break of contract po dito sa Hong Kong? So, wala pong on-the-spot break a contract. Ang break contract is good for 1 month. Yun yung 1 month notice po. So, ang 1 month notice, break contract, ikaw po yung gagawa nun kasi ibe-break mo si amo mo kasi ayaw mo na sa kanya. Okay? So, kung magiging on-the-spot man, si amo mo po ang mag-terminate nun. Yun yung tinatawag na on-the-spot termination tapos diretso ka na ng airport noon. Okay?